Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Sa ating Ebanghelyo, malinis at tubig ang gagamitin ni Jesus para ilarawan ang walang hanggang buhay na inilalaan niya para sa atin. Tanging si Jesus ang para ilarawan ang walang hanggang buhay na inilaan niya para sa atin. Talang si Jesus ang magkapag-awad sa ating pagkauhaw sa kaligtasan ng pagdiriwa ng Eucharistia ay tanda ang simula ng pakikisalo natin sa piging sa dami. At sa gisag din ng pagkakaisa bilang magkakapatid. Mga kapatid, tingnan natin bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon at pakatawad ng lumos. Sino bang tagapagpagaling sa mga nagsisisi? Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapagganyay ang mga kasalanan ng magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalugdok ka sa kanan ng Ama o para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa aming mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay kaibigin at putihin sa tanang. Itinuturo mo ang lunas ng kasalanan ay nasa kusang pagkapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunguyan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway o pag-usapan ng papataripa ng aming budhi sa iyong harap. Kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Exodus. Noong mga araw na yon, talagang uhaw na ang mga Israelita. Kaya sinumbatan nila si Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw pati ang mga anak namin at mga hayop? Kaya taimtim na nananalangin si Moises sa Panginoon, ano ang gagawin ko? Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Ibig na nila akong batuhin. Sumagot ang Panginoon, magsama ka ng ilang pinuno ng sambayanan ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Gayun nga ang ginawa ni Moises at ito ay nasaksihan ng mga kasama niyang leader ng Israel. Ang lugar na iyon ay pinangalanan nilang Masa at Meriba.
Dahil sa do'y nagtalo-talo ang mga Israelita at sinubok nila ang Panginoon. Ang pinagtatanungan nila ay kung pinapatnubayan sila ng Panginoon o hindi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong binggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginoon, iyong binggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kubliya natin, kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanya'y harapan na may pasasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at gala. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay gala. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalinga niyang mga hirap, mga tupa tayong inaalaga. Kanyang salita ay ating pakinggan, yang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng iyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok na iyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginoon, iyong bibig, huwag niyo siyang salungatin. Panginoon, iyong bibig, huwag niyo siyang salungatin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahon iyon, ikalawang pagpasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yawang napawalansala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan niya'y meron na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan niya'y tinatamasan natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa mga kasama sa kanyang kaluwalhatian. Hindi tayo nagbibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating
mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob niya sa atin. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa dakdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyari ialay nino man ang kanyang buhay alang-alang sa isang tao matuwid. Bagamat maaaring may manghas na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang pag-ibig sa atin na mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo. Sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sikar. Malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Ito matagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus tabi nito. Sabi ko siya napahabod sa paglalakbay halos tatanghali ang tapat na noon. May isang Samarita na dumating upang humigil. Sinabi ni Jesus sa kanya, maaari bang makainom? Wala noon ang kanyang mahalaga sa magbumili ng pagkain sa bahay. Sinabi sa kanya, kayo'y Hudyo, ang Samaritana ako, bakit kayo humingi sa akin ng inumin? Sabagat hindi na itungo sa mga Hudyo ang mga Hudyo sa mga Samaritana. Sumagot si Jesus, kung alam lamang ninyo kung ano ang ipagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humingi sa iyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay. Ginoo, wika ng maula ng babae, malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalo. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit na ba kayo kaysa sa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ang balong ito? Uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Sumagot si Jesus, ang uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Walang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y maging isang bukal sa loob niya, babalong, at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, Ginoo, kung gayon po'y bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo,
na hindi na ako mauwa ngunit pumarito pa ako ng sumalo. Ginoon, sa wari ko ay propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumambar sa Diyos ang aming mga magulang. Kung sinasabi niyo mo, Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sampahin ng Diyos. Kinugod siya ni Jesus. Maniwala ka sa hanginang darating na ang panahon ang sampahin ninyo ang Ama. Hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem, hindi ninyo nakilala ang inyong sinasamba. Ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba. Sabagat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya, sa Espiritu at sa Katotohanan. Sabagat ko hinahanap ng Ama, ang mga sumasamba sa Kanya, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa Katotohanan. Sinabi ng babae, nalalaman ko kung paririto ang Mesiyas na tinatawag ng Kristo. Pagparito niya, siya ay magpapahayag sa atin ang lahat ng bagay. Ako'y pagkasalita sa inyo ng tinutukoy ko mo, sabi ni Jesus. Maraming Samaritano sa bahay niyo nang sumampalataya kay Jesus, kaya paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na ito, migil po na siya roon at manatili siya roon ng 2 araw. At marami pa sa pampalataya ng pakinggan siya. Sinabi nila sa babae, nananampalataya kami ngayon, hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa Kanya. Nakilala namin siya nga, ang tagapagligtas ng sanlibutan, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinuguri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kanina ng hapon po sa ganap ni kalima ng hapon ay nag-text ang magalang-galang ng obispo at sabi niya ay i-download ninyo yung ipinadala kong sulat pastoral mula sa Catholic Bishops Conference of the Philippines na siyang babasahin ngayong araw nito at bukas. Kaya hayaan po na pakinggan ninyo ang liang pastoral ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ukol sa parusang kamatayan. Pero tingnan ninyo kung paano ipinakikita ng Diyos ang Kanyang pagmamahal sa atin. Namatay si Kristo para sa atin noong mga salangan pa tayo. Roma 5:8. Ngayong 3rd linggo ng Kwaresma, ang Ebanghelyo ayon kay San Juan ay nangungusap sa atin kung paano ang isang Samaritana na natagpuan kay Jesus ang tubig na nagbibigay buhay na matagal na niyang hinahanap ay iniwan ang kanyang banga sa balon. 1:4-28. Gaya ng Samaritana, ang mga Israelita na may kaligtasan ng puso sa unang pagpasa na halos umatay na sa matinding pagkauhang sa desyerto ay dinala patungo sa isang bato, Exodus 17:6. Marahil ay maaari nating isipin ang batong ito ay si Jesus mismo na pinahirapan at pinagpakasakit sa krus, ngunit sa kanya'y dumaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Dahil kay Jesus naging ganap sa bayan ng Diyos ang pagtawid sa tigang na disyerto ng galit, kasalanan at kamatayan patungo sa lupang pangako at kaganapan ng buhay. Minamahal na mga kapatid kay Kristo, huwag nating hayaang malason ang ating mga balon ng mapait na tubig ng paghihiganti at kamatayan. Itaguyod natin ang kabanalan ng buhay at manindigan laban sa parusang kamatayan.
Hindi tayo bingi sa mahinain ng mga biktima ng mga karumal-tumal na krimen. Ang mga biktima ng biktima ay parayong mga kapatid natin. Ang biktima ay ang nangaapi, ay parehong anak ng Diyos. Sa mga may sala, iniiwan namin ang hamon ng pagisian at magbayad po rin sa mga kasalanan nilang nagawa. Sa mga nagdadalamating mga biktima, ipinahamon namin sa iyo ang aming pagmamahalang habag at pag-asa. Sa araw ng batas sa parusang kamatayan ay pinaulang-bisa ng Kongreso sa Pilipinas noong ika-24 ng Hulyo, taong 2006, ang mga ilaw sa Coliseum sa Roma ay sinindihan. Ipinapahayag ng kasaysayan na maraming tao mula sa kanila, mga hindi mabilang na Kristiyanong martir, ang ipinapatay sa harapan ng publiko sa hindi kanais-nais na lugar na iyon, marahil upang murahin ang kadilimang bunga ng isang hindi makataong kaganapan na naiugnay sa naturang Coliseo. Ang mga mamamayan ng Roma ay iniilawan ang tuwag na ito sa tuwing may isang bansa na magdesisyong ipawalang bisa ang batas sa parusang kamatayan. Ang bawat pagsisindi ng ilaw ay sumisimbolo sa paghahambag patungo sa makataong sibilisasyon. Nais ba natin baligtarin ang paghahambag o paglulad na ito sa pagbabalik ng parusang kamatayan sa Pilipinas? Miyerkules na ako ng ang mga miyembro ng mababang kapulungan sa Kongreso sa ikalawang pagbasa ng batas patungkol sa parusang kamatayan ay bumoto sa pamagitan ng pagpapahayag ng kanilang mga tinig kung saan nanalo ang mga oo laban sa hindi. Ang kabalit po na ay mayroong mga mambabatas na nakita pa sa telebisyon na sumisigaw ng kanilang pagsangayong sa parusang kamatayan na mayroong krus na abo sa kanilang mga noo. Nakalimutan na kaya nila kung ano ang kahulugan ng krus na iyon? Hindi ba nila nakita ang magkasuluhan ng kahulugan ng kanilang boto at ng krus na sa kanilang mga noo? Nasana'y nagsilbing isang malakas sa tinig ng pagpapahayag ng kanilang pananampalataya sa Diyos na dahil sa pagmamahal sa atin ay biniling mag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan kaysa makita at ayaw mamatay. 1:3-6. Hindi nakapagtataka na ang parusang kamatayan ng umiiral sa maraming bansa sa buong mundo. Malimit ang binibigyan ng paliwanag sa pamagitan ng pagtingin sa prinsipyo na katarungan na nakabagay sa paghihiganti. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Mateo 5:3. Kung saan inahamon tayo ni Jesus na palitan ito, ng higit na prinsipyo ng hindi paghihiganti ng masama sa masama, bagkus ay nagmumula sa hapag at awa. Lucas 6:5-6. Alam natin mula sa kasaysayan na parusang kamatayan ay malimit na ginagamit ng mga mapanggipit na pamahalaan bilang pamamaraan sa kanilang pagsubil sa mga hindi sumasangayon sa kanila o pagtatanghal sa mga kinikilalang balatid o panganib sa kanilang pamumuno sa larangan ng kapangyarihang politikal. Alalahanin natin kung paano si Herodes ng Antipas ay kinapugutan ng ulo si Juan Bautista o kung bakit hinayaan ni Poncio Pilato na si Jesus na ipako sa krus. Alalahanin natin ang maraming Kristiyanong martir na naipapatay dahil lamang sa galit ng ating pananampalataya.
Sa mga taong ginagamit ng Biblia upang tuguyod ang parusang kamatayan, kailangan pa ba natin tuguyin kung gaano na karami ang mga krimen laban sa sangkatauhan ang nabigyang katwiran sa maling paggamit ng Biblia? Buong kababang loob namin hinikaya na sila nabigyan ng tamang pag-unawa ang laman ng Biblia. Basahin ang mga salita bilang isang nagpapatuloy at umuunlad na nagpapahayag ng Diyos ng kanyang kalooban sa sangkatauhan na magkaroon ng pangunahing kaganapan kay Jesucristo. Ang ganap na salita ng Diyos sa mundo, dumating siya hindi upang buwagin ang batas, bagkos ay dalhin ito patungo sa kaganapan. Mateo 5:17. Hindi kailanman naging mapagtaguyod ng kahit anumang anyo ng ligaw na pagpatay sa Jesus. Ipinagtanggol niya ang nakiapid na babae laban sa mga naghahangad ng pagtanak ng kanyang dugo at hinamon ang mga taong walang kasalanan na unang maghagis ng bato sa kanya. 1:8-7. Kahit na sa pinakamahusay na intensyon ng hangarin ang panghubusang kamatayan ay hindi na patunayang epektibo sa pagpuksan sa anumang krimen. Kalimitan ay mas madaling puksain ang mga kriminal kaysa labanan o puksain ang ugat na pinagmulan ng krimen sa lipunan. Ang kombinasyon ng parusang kamatayan at ang hindi maayos sa sistemang legal ay magdudulot pa ng mas malalim malagin ng kalagayan. At sa kahit anumang mga taong lipunan, wala pa rin kasiguraduhan na ang legal na sistema ay hindi magkakaroon ng pagkakamali o kakulangan. Sa ganitong paraan, ang mga taong walang makakayanang pinansyal ang siyang unang mapapatawad ng kaparusahan dahil sa kawalan ng kakayahang makakuha ng isang mahusay na abogado at dumaan sa isang makatarungang proseso. Kung may isasagawang batas ang parusang kamatayan ay salungat sa pangunahing kalapatan ng taong mabuhay. Ito'y nakasahad sa kasaligang batas ng maraming bansa na nilagdaan ang pangkahalatang pagpapahayag ng karapatang pagkatao o Universal Declaration of Human Rights. Sama-sama tayong manalangin ng matinding para sa mga mababatas ng ating bansa habang kanilang pinaghahandaan ang pagboto sa parusang kamatayan sa Senado ng Pilipinas. Ialay natin ang lahat ng mga misa para sa kanila. Hilingin natin sa nakapakong Panginoon na nag-alay ng kanyang buong buhay, katawan at dugo para sa igaliligtas ng mga makasalanan na ipuhin ang kanilang mga konsensya at kamalayan at gabayan sila upang buwagin ang parusang kamatayan. Mula sa Catholic Bishops Conference in the Philippines, ika-19 ng Marso 2017, ika-3 linggo ng Kwaresma, Socrates B. Villegas leading, Arsobispo ng Lingayen Dagupan, Pangulo, Catholic Bishops Conference of the Philippines.
Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Sumasampalataya ang mga kay Jesus Cristo, isang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nakatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, pinanganak ng Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Pontio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa inaroroon ng mga yumao. Nang may katong araw mabuhay ng maguli, umakyat sa langit, nalukluk sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririnig at humukong sa mga nangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya ang anak ko sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ni Jesus na nag-anyaya sa atin na lumapit sa Ama, sa Espiritu ng Katotohanan, ilagay natin sa Diyos ang ating mga panalangin. Panginoon ng buhay, tinggin mo kami. Panginoon ng buhay, tinggin mo kami. Ibigay nawa ng Santo Papa at mga obispo si Jesucristo sa bayan ng Diyos upang pawiin ang kanilang kakauhaw sa pananampalataya at katotohanan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, tinggin mo kami. Ibalik nawa ng Pangulo at Panginamugong sa gobyerno ang tiwala sa pamahalaan sa pamamagitan ng mahusay at tapat na paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, tinggin mo kami. Ingatan nawa ng mga magulang ang kapakanan ng kanilang mga anak. Nawa ang kanilang pagkauhaw sa modernong kaalaman ay hindi humantong sa kanilang pagkaligaw ng landas. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, tinggin mo kami. Isang tabinawa ng mga Kristiyano ang pagkakaiba sa relihiyon at sikaping kumilos bilang magkakapatid tungo sa pagkataguyod ng kabutihan alang-alang kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, tingin mo kami. Ipagdamanawa ng bawat Kristiyano ang pagdamay at pagkalinga sa mga matatanda, mga may kapansanan, mga namumulila, at mga walang pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, tingin mo kami. Ama, tingin mo ang dalangin ng iyong bayan, isugo mo ang Espiritu Santo upang bukawi ng aming mga puso sa pagsamba, panalangin, at pagpapasalamat sa iyo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Thank you.
Stay upon. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga kapangyarihan. Pagkapinawa ng Panginoon ang paghahain sa mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating panibangat at sa buong sabayan ng Panginoon. Ang namin lumika, palagdan mo ang aming paghahain upang mga kasalanan namin hinihingi ng kapatawalan sa iyo ay matutunan din namin ipatawad sa kapatawa. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan ng ka. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at iwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ng ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, sa kanyang paghingi ng tubig sa babaeng taga-Samaritana, kanyang ipinagkaloob ang pananalig upang ang ninapitan ngayon sumampalataya sa pagkauhaw ng iyong anak, kanyang masiding hinangad na ang pag-ibig mo'y may pakilala sa mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya kaisa ng mga anghel, sisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagtutuloy sa iyong kadakilaan. Sinasamo namin pakabalalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kalungkot na ito na namin ilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo na iwan na at aming Panginoong Jesucristo na nagkunan si pagdiwa ng misteryo nito noong gabing ipagkatuloy siya. Inawakan niya lang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kami. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa iyo.
Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, ninawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at tinabihin ito ang kalis ng aking dugo, ang bago at walang gantipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.